Live mula sa GMA Network Center. Ito, 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nag-brown out sa isang barangay sa Quezon City matapos magliyabang ilang kawad ng kuryente at mga kable. Hindi raw ito ang unang beses nangyari yan. Nakatutok si James Agustin. Awit sa jumper. Nagulat na lang ang mga residente nang biglang umuso at nagliyab ang mga kawad ng kuryente at communication cable sa bahaging ito ng Barangay Cruz na Ligas, Quezon City mag-alas 10 kagabi. Unti-unting gumagapang ang apoy sa iba pang kawad. Pag-responde ng mga bumbero, binomba ng tubig ang mga umaapoy na kawat. Pero muli na naman itong umusok at nagliyab. Babanat! Napalabas ang mga residente sa kanilang mga bahay. Kwento ni Christian, patulog na raw sila na mangyari ang suno. Bigla na lang may pumutok dyan. Nagulit na lang kami, sabay naglabasan na kami. Ito ba unang beses na nangyari yan? Pangalawang beses na po. Kagahapon po. Tsaka ngayon. Pero mas malala po yung ngayon. Ayon sa mga taga-barangay, Martes ng gabi nang nagliyab na rin ang ilang kawad sa lugar na naayos naman daw agad ng Meralco. Kinakatakutan kasi talaga namin dito is yung sunog. No? Kaya kami every time na nagkakaroon ng ganito, kasi this is not just the first time. Ang ginagawa namin, gising kami na lang until kinabukasan hanggang maayos yung poste at yung supply ng kuryente. Pansamantalang pinutol ng Meralco ang supply ng kuryente. Apektado nito ang ilang bahay sa Tiburcio Street, M. De La Cruz Street, Manansala Street at Plaza Santa Ines. Inaalam pa ang naging sanhi ng pagliyab ng mga kawat. James Agustin, Nakatuto, 24 Oras. Nagpapasok lolong isang OFW sa Saudi Arabia. Ay siya po ay pinagmalupitan umano ng kanyang babaeng amo at hinalay pa raw siya ng lalaking amo. Nakatutok si JP Soriano. March 2020, nakipagsapalaran sa Damam, Saudi Arabia bilang isang kasambahay si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Ginawa ito ni Rose upang mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang dalawang anak sa Pilipinas. Pero ilang buwan pa lang daw si Rose sa kanyang employers, nakaranas na siya ng pangmamaltrato mula sa babaeng employer. Lalo raw siyang pinag-initan ng babaeng employer dahil tila kakaiba na ang ikinikilos at pakikitungo kay Rose ng lalaking amo. Hanggang noong isang linggo, habang nasa bakasyon sa Riyadh ang among babae, doon na raw umano ginawa ng kanyang lalaking employer ang masamang balak. Sir, binaboy niya po ako. Pinuwersa niya ako. Inila niya ako, sir. Agad daw siyang tumawag sa kanilang agency sa Saudi at isinumbong ang nangyari. Pero bago pa man makapagbigay ng payo kung ano ang dapat gawin ang ahensya ni Rose, naulit daw ang panghahalay. Dito na raw nagdesisyon si Rose na umalis na sa pinapasukang bahay habang natutulog ang among lalaki. Sinamantala lang po, nagdesisyon ako lumabas ng bahay kasi natakot ako mga mamaya mo ano na naman kami niya sa akin. Tapos nung nakalabas na ako, mahala na talagang ko sana ang mga natinag at titirang katsatisyerto kasi sir, madalam wala tao sa labas, may mga sasakyan, madalam. Ngayon po, naglalakad ako na wala ako sa sarili. So, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kasi parang kanina ako hihingin ang tulong. Habang naglalakad, nakita raw si Rose ng lalaking kaibigan ng kanyang employer at tinawagan ng employer at sinundo siya. Dahil nag-iiyak na si Rose at marahil daw sa takot, dinala na siya ng lalaking employer sa kanilang agency sa Damam. Ang problema, hawak daw ng babaeng amo ang passport at iba pang travel documents ni Rose. Ngayon po malapit na pumuwi siya. Ngayon po ang plano ko po sir, makauwi na ng Pinas bago niya ako abutan kasi baka siya ang pumatay sa akin sir. Ngayon nais nang umuwi ni Rose sa Pilipinas pero nais din niyang makakuha ng hustisya. Tuluhan niyo po ako dito. Gusto ko po pumakita ang mga anak ko. Gusto ko po pumakauwi. Ipinarating ng GMA News ang kaso ni Rose sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia. Personal na nakipag-ugnayan si Ambassador Adnan Alonto kay Rose at ang case officer na itinalaga para tutukan ang kaso.
Nangako ang Philippine Embassy sa Saudi na aaksyonan at bibigyan ng hustisya ang nangyari kay Rose. Kukunin din daw ng embassy ang pasaporte ni Rose at ipapaliwanag kay Rose ang mga dapat gawin ayon sa batas na umiiral sa Saudi. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Massacre o encuentro? Yan ngayon ang tanong matapos mamatay ang tatlong magkakamag-anak kabilang ang isang batang babae sa Surigao del Sur. Sabi ng isang grupo, mga militar ang pumatay sa kanila. Pero sabi po ng militar, encuentro ang nangyari at mga miyembro raw ng CPP-NPA ang nasawi. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Kalunos-lunos ang lagay ng 13 magkakamag-anak nang makita ng kanilang mahal sa buhay sa Liangas, Surigao del Sur. Ang isa sa kanila, ang 12 taong gulang na si Angel Rivas, nakabalot sa plastic at tape. Hindi daw halos makilala ang mukha dahil may mga tahi. Hinala ng kanyang tiyahin, ginahasa ang bata. Natagpuan din ang mga bangkay ng kanyang ate na si Lenny at kanyang pinsang si Willie na may mga tahi din sa katawan at nakabalot ng packaging tape ang kaliwang braso. Stop! Lobot killing! Save our school! Save our school! Ang brutal na pagpatay sa tatlo, kinukondina at ipinapanawagan ng hustisya ng Indigenous People's Rights Group. Sina Willie at Lenny, miyembro daw ng grupong tumututol sa pagmimina sa Andak Valley. Habang si Angel, grade 6 student sa Tribal Filipino Program of Surigao del Sur, Lumad School. Kailanman ang rehimeng ito ay hindi nagpakita ng pagmamalasakit sa mga katutubong lumad at maging ng kabuuan ng katutubong mamayan. Ayon sa Karapatan Karaga, June 15, alauna ng hapon, habang nag-aani ng abaka, pinagbabaril daw ng tropa ng 3rd Special Forces Battalion ang grupo ng mga magsasaka. Itinanggi ito ng 4th Infantry Division at iginiit na engkwentro ang nangyari. Hindi raw magsasaka ang mga nasawi, kundi mga miyembro umano ng CPP-NPA. Ayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCOC, natuntun ang grupo dahil sa minor de edad na babaeng nahuli sa hiwalay na engkwentro sa Agusan. Matagal na rin daw gumagamit ang grupo ng mga bata o child warrior para mapabagsak ang gobyerno. Sila po ay kasama sa engkwentro, may mga baril po sila. At yun nga po, dahil po pinutukan po yung ating kasundaluhan, lumaban po sila. Una daw nagpaputok ang grupo at nagpasabog ng anti-personnel mine. Sa 10 minutong bakbakan daw, napatay ang tatlo. Nirescue naman daw ang isang minor de edad. Nakuhanan umano sila ng mga baril, bala at sari-saring armas. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng mga kaanak ng mga napatay. Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Giit naman ang pinsan ng mga biktima na si Joy Joy Jacinto, hindi NPA ang kanyang mga kaanak. Nangungulekta lang daw ng abaka ang tatlo para makaipon ng pamasahe para makabalik ng module sa eskwelahan nang makasalubong at niratrat umano ng militar. Galit daw sila sa anilay paulit-ulit na ginagawa ng militar sa kanila. At napapasok lang po na balita, ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, irerekomenda ng IATF sa presidente ang mandatory pa rin na pagsusuot ng face shield sa loob ng mga gusali at establishmento tulad ng mga mall, palengke, simbahan at pampublikong transportasyon. Habang hinihintay daw ang desisyon ukol dito ng Pangulo, mananatili raw muna ang kasalukuyang polisiya sa pagsusuot ng face shield. Mga kapuso, kakabakaba pa rin tayo sa mga brownout hanggang sa buwan ng Agosto. Sa susunod na buwan nga, baka raw mag-red alert na. Sa pagdinig ng Senado kanina, sinilip din ang nasa 1 bilyong pisong ginastos ng National Grid Corporation of the Philippines na wala naman daw kinalaman sa pagpapaganda ng kanilang serbisyo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa sobrang nipis ng supply ng kuryente, posibleng yellow alert na ang Luzon mula sa susunod na linggo hanggang katapusan ng Agosto. Sa power outlook na iprinisinta ng Department of Energy sa Senate hearing ng Committee on Energy, yan ay dahil nananatiling under preventive maintenance ang 2 malaking planta ng kuryente. Pero lalala pa ang problema. Nakaschedule para sa preventive maintenance ang 2 pang planta, kaya posible ang red alert sa Luzon sa susunod na linggo at halos buong buwan ng Hulyo. We just extended our or reduced our curfew hours, meaning we want businesses to thrive, but if there is no electricity, then how do we revive our economy?
No? But as we stand right now, there seems to be no certainty. So I will take it as that next week and until week 31, the possibility of brownouts is there. No? And we just need to prepare. No? We need to prepare our LGUs. 3 months ago, when we started to review the GOMP presented to us, we already have advised and has written NGCP and the Ilihan and all these plants, you know, who are having their plant outage during summer. We wrote them and we requested them, Mr. Chair, to push back or push out, you know, the plant outages they have. And we are surprised actually that still NGCP has not taken action. Sa hearing, sinabi ng isa sa mga planta, kaya lang nilang i-delay ang maintenance shutdown ng isang linggo. Wala pa namang sagot ang iba pa. Ang inaasahan na lang, sana mapaaga ang pagkomisyon ng mahigit 600 megawatts na dinginin power plant na dapat sa Setyembre pa magbubukas. Sabi tuloy ng DOE, naiwasan sana ang problemang ito kung sumunod ang NGCP sa polisiya ng DOE na mangontrata ng reserbang kuryente. Kung noong nakaraang hearing, ayaw tanggapin ng NGCP ang responsibilidad na ito. Kanina, nangako na silang gagawin ito. Does it mean that they will continue to defy what the policy of DOE is? We will follow your directive on the firm contracting. Okay. Hindi na naiwasang silipin ang ibang kakulangan ng NGCP. Tulad ng pagkaantala ng aabot ng 9 taon ang mahigit 30 transmission projects na kung nakumpleto lang daw, sana maihahatid sa Luzon ang sobrang kuryente mula Visayas at Mindanao. Pinuna rin ang paggastos ng mahigit 1 bilyong piso ang NGCP para sa mga bagay na walang kinalaman sa pag-deliver ng kuryente. Mula 2017 to 2018, mahigit 360 million ang ginastos ng NGCP para sa entertainment, halos 80 million para sa advertising, at mahigit 670 million para sa public relations. Para sa bayan, in comparison with these expenditures, which don't seem from the consumer perspective to be core business of a grid, bakit po delayed yung mga grid projects, no? So this is my first question, that because that so many grid upgrade projects are delayed, so why isn't NGCP spending more on maintaining and upgrading the transmission grid? All our expenditures and everything that we spend is highly regulated and strongly regulated. And the CSR projects are and public relations projects are also geared towards helping our host communities and for project acceptance. Hindi ito gaanong natalakay sa hearing kanina, pero uusisain pa raw ito sa mga susunod na pagdinig. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga walang trabaho batay po sa pinakabagong survey ng social weather stations. Mula 27.3% o tinatayang 12.7 million noong November 2020, bumaba ito sa 25.8% o nasa 12.2 million na Pinoy na walang trabaho. Pero kung ikukumpara sa naitala noong 2019, kung kailan wala pang pandemya, mas mataas pa rin yan ng 8.3 points. Pinakamarami pa rin walang trabaho sa Metro Manila na nasa 30.8%. Sinundan ng Visayas, Balance Luzon at Mindanao. Nadagdagan ang supply ng bakuna sa Pilipinas sa pagdating ng bagong shipment ng Sinovac vaccines. Sa gitna nito, dinagsa ang bakunahan ng A5 Priority Group o mga mahihirap sa Maynila. Habang sa Quezon City, kahit gabi na, tuloy ang bakunahan. Yan ang sanipwersang tinutukan ni na Rafi Tima, Tina Panganiban Perez, Chino Gaston at Ian Cruz. 1.5 million doses ng bakuna ng Sinovac ang dumating kaninang umaga sa bansa. 500,000 doses dito ang unang shipment ng mga bakunang binili ng pribadong sektor sa ilalim ng tripartite agreement kasama ang gobyerno at vaccine manufacturer. Actually, the 500,000, 60% will be for NCR. The rest of 40% will be distributed to the provinces. Ano? Marami, Davao, Cagayan de Oro, Bacolod, Iloilo, Dagupan, Tuguegarao. Sa pagdating ng shipment,
umakyat na sa 9 milyon ang kabuuang Sinovac vaccines na nakarating sa bansa. Umaasa ang National Task Force Against COVID-19 na sunod-sunod na ang pagdating ng mga bakuna para sa pribadong sektor. Sunod-sunod na yan, ha? Darating na sa 25 ang Moderna, and then July darating na rin yung main orders na more or less 1.17 million from AstraZeneca, from Go Negosyo and other conglomerates. Sa gitna ng pagdating ng mga bakuna, tuloy naman ang gulong ng bakunahan. Dito sa Palacio del Manila, mga seafarer at mga OFW ang binakunahan. Pfizer vaccines ang itinurok sa kanila para raw matiyak na walang aberya. Ang namimigay ng bakuna, hindi yung ating mga seafarers. Ha? Yes. Hindi sila. Ang problema natin, yung mga employer nila, yung mga potential employer nila. So doon, wala tayong magagawa, wala tayong control doon. Kasi kung hindi nila matanggap ang bakuna na rinirequire ng mga employer nila, kawawa naman sana. Ikinatuwa ng mga seafarer ang pagbibigay prioridad sa kanila sa bakuna. Merong vaccine na hindi sa ibang bansa, pag nagkaganon, pauwiin sila. Ay, hindi po na. Wala po nga. May number na po pinapapasok po. Eksklusibo para sa mga A5 o mahihirap na tagapunta Santa Ana ang bakunahan sa Santa Ana Elementary School sa Maynila ngayong araw. 1,000 doses ang unang inilaan, pero nang magdagdag ng 120 pa, marami ang nagtakbuhan. Pasok sa kategorya si G. Alberto, na alas 5 pa lang ng umaga, nakapila na. Pero pagsapit ng hapon, wala pa rin siyang numero. Kasabay ko nga lang, tapos kakilala lang sa barangay, oh sir, tagapunta, pasok. Hindi ako, pero tagapunta, kaya lang wala siyang number. Palakasan eh! Ang mga reklamo ng palakasan, pinabulaanan ng mga nangangasiwa sa vaccination site na ito. Meron daw silang sistemang sinusunod. Iba po kasi, akala po nila may palakasan. Kasi yung iba po, kanina pa po, ang nabigay na po namin ng number in the morning was 1,000. Umuwi muna po sila sa kanilang mga bahay. Ang pila naman sa Benigno Aquino Elementary School sa Baseco Compound sa Maynila, halos umikot na sa bloke sa haba. 1,000 doses din ang nakalaan dito. Mahaba rin ang pila sa katabing President Corazon Aquino High School sa Baseco, pero mabilis at maayos naman ang usad nito. Kagabi naman, nagsimula na ang unang nighttime vaccination ng Quezon City. Initial na 4 na araw lang ang schedule ng bakuna nights dahil sa limitadong supply ng bakuna. Pero pag dumating ang mas maraming bakuna, plano daw nilang magbukas ng isa pang vaccine site para sa nighttime vaccination. Ito yung sinuggest ni Mayor Joy Belmonte, no? Because nakita namin na karamihan ng mga workers din natin ay hindi nakakapunta sa ating mga vaccination sites during regular hours. Ang ilang essential workers na kasamang nagpabakuna, ikinatuwa ang panggabing schedule dahil hindi na raw kailangan lumiban pa sa trabaho para magpabakuna. May chance po na magkaroon po talaga kami ng COVID, lalo po yung araw-araw po may nakakasalamuha kami. Tapos di po namin alam kung may cases po ba or may contact po sila sa na may COVID po. Rafi Tima, Tina Panganiban Perez, Chino Gaston, Ian Cruz Nakabuto, 24 Oras. Nagtataka po ang ilang opisyal ng lungsod ng Naga kung bakit naka-MGC o MECQ ang kanilang lungsod ngayong mababa naman daw ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 doon. Ang paliwanag naman ng Department of Health, hindi lang mga aktibong kaso ang pinagbabasihan kung hindi yung kalagayan ng mga ospital. Nakatutok si Joseph Morong. 39 na katao nahuli sa paglabag sa 10 p.m. to 4 a.m. curfew sa Lucena City. Unang gabi ito ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa lungsod. Ba't nasa labas pa? Ay, nagpapatid po ako sir. Napain po ako kay Forman, contraction po eh. Ah. Ay, di mo na alam naman na curfew nga po pala. Pero alam naman natin yung curfew natin. Hindi ko pa alam yung oras, di ko po nakita. Ngayon po, pinapaalam namin yung pong aking curfew, ha? Kaya po, ito po ay isang pabala. So sa ngayon po, nandito po kayo upang pangaralan lang muna. Dinala sila sa Operations Center ng City Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang mga first-time violators pinanood ng infomercial tungkol sa COVID sa loob ng 3 oras.
Ang mga second time violators may multa ng 500 pesos at kailangan manood ng infomercial ng 5 oras. 7 oras naman kung pangatlong beses nang nahuli at pagmumultahin na ng 1,000 pesos. Lahat po ng nasa labas ng bahay ng beyond 10 p.m. ay hinuhuli na po natin para sa paglabag ng curfew hour. Hindi masalig kukulong? Hindi naman po, sir. Halos walang tao sa kalsada sa Naga City sa unang gabi rin ng implementasyon ng MACQ roon. Ang mga punerarya kung saan may nakaburol kung dati ay puno ang nakikiramay, ngayon kakaunti na lamang. Sa Bataan na nasa MACQ rin naglagay ng mga checkpoints sa Barangay Santa Lucia sa Samal, Bataan. Kaya po ang lahat, lalo na po sa ating mga magulang, ipitan po natin ang ating mga anak. Huwag po natin silang pangalabasin sa lansangan. Puno na po ang ating pagamutan. Bagyang nagka-traffic sa boundary ng Balanga at Pilar, hindi pinapayagang makapasok ang mga hindi A4 o authorized persons outside their residence. Ang mga A4 ay kailangan magpresenta ng kanilang ID, QR code o medical certificate sa mga checkpoint. Nasa GCQ ang South Cotabato pero inilagay ng lokal na pamahalaan doon ang 8 barangay sa MECQ dahil sa dumaraming kaso ng COVID. May 183 na active cases ng COVID sa Tampakan. Kasama na ang mismong mayor na si Leonard Escobillo. Pansamantalang isinara ang kanyang opisina, ang vice mayor muna ang uupong mayor. Sa Bacolod naman, nasa maluwag na Modified General Community Quarantine o MGCQ pero ipinasasara ang mga resort mula June 23 hanggang 25. Bahagi ito ng paninigurong hindi pagmula ng super spreader event ang mga resort. Itinaon ito sa piyesta ng St. John the Baptist kung kailan nakagawian ang mga residente na maligo sa mga resort. Sa Naga City, nagulat ang mga opisyal doon bakit biglang nailagay sa MECQ ang lungsod kayong nasa 351 lamang ang total active cases. Medyo nagulat po ako kasi yung lumalabas po na kwento ay napakarami ng active cases sa Naga, lampas 1,000. Samantalang yung records po namin ay 351. Tiningnan ng GMA News Research ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa mga lugar na nasa MECQ base sa datos ng DOH. Ang Iloilo, Negros Oriental, Cagayan at Zamboanga del Sur ang may pinakamaraming aktibong kaso. 5 naman sa mga syudad o munisipyo na naka-MECQ ngayon ang nasa listahan ng mga pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 as of June 16. Pero ang Lucena City, ika-46 sa mga syudad na may pinakamaraming aktibong kaso. Pang-49 naman ang Naga City. Mababa ang kaso sa Lucena City at Naga City pero bakit naka-MECQ sila? At bakit hindi MECQ ang mga lugar na may pinakamaraming kaso ng COVID? Paliwanag ni Health Secretary Francisco Duque III, hindi lamang aktibong kaso ng COVID-19 ang isinaalang-alang nila pati raw ang sitwasyon ng mga ospital. Sa Naga City, 77% ng okupado ang mga ICU at 53% ng puno ang mga ospital. Sa datos na nakita ng GMA News Research, 75% na rin puno ang isolation beds sa Naga at 75% ng mga mechanical ventilators ang ginagamit na. 100% namang okupado ang ICU beds sa Lucena, 91% na puno ang isolation beds at abot 78% ng gamit ang mga ward beds. Kasi compelling sa lahat yung healthcare system's capacity. Pagka yan ang nabilaukan, yan ang delikado. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Mas mataas po kumpara kahapon ang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. 6,637 ang naitala ng DOH. 5 laboratorio pa ang hindi nakapagsumite ng datos. Sa kabuuan, 1,339,457 na po ang mga tinamaan ng sakit. 58,407 ang mga aktibong kaso o yung mga hindi pa gumagaling. Batay sa DOH data drop as of June 16, Iloilo pa rin ang may pinakamaraming aktibong kaso, sinundan ng Laguna at Negros Occidental. Habang sa NCR, Quezon City pa rin ang nangunguna. Ang Laguna ang nakapagtala ng pinakamaraming bagong kaso kahapon, sinundan ng Bukidnon at South Cotabato. Sa bilang ng mga namatay sa COVID-19 sa bansa, 155 ang nadagdag, kaya 23,276 na ang lahat ng nasawi.
4,585 naman ang nadagdag sa mga nakarecover. 1,257,774 na po ang lahat ng COVID survivor sa bansa. At kabilang dyan ang senior citizen na si Jaime Andrada. Sabay pa siya noong nagka-COVID at dengue. Tinamaan din siya ng pneumonia pero sa tulong ng mga nag-alaga sa kanyang mga doktor at kaanak, nalampasan niya ang pagsubok at ngayon, COVID-free na po. Pasok sa listahan ng 50 champion cities ang lungsod ng Maynila at Butuan na uusad sa final stage ng Bloomberg Philanthropies Global Mayors Challenge ngayong taon. Ang Global Mayors Challenge ngayong taon ay nakatuon sa matatapang at makabagong mga idea sa mga lungsod sa buong mundo na makatutulong sa pagtugon sa mga hamon ng COVID-19 pandemic. Ang ibinida ng lungsod ng Maynila ang kauna-unahang modern data infrastructure na Go Manila. Pwede raw makatulong para mapadali ang pagtugon ng mga residenteng nakatira sa isa sa pinakamataong lungsod sa mundo. Ang Butuan City naman na may problema sa gutom at food security, iminungkahi ang pagbibigay ng predictive data sa mga magsasaka. Ito'y para maayos ang hindi raw epektibong agricultural market doon. Hindi lang sa pelikula at telebisyon nang bibighani ang star power ng aktres natin na si Marian Rivera dahil may ilang pong nag-aalinlangan magpabakuna pero napa-oo mula nang magpabakuna ang Kapuso Primetime Queen. Pati yan, tinutukan ni Marie Somali. Mula pa nitong Abril, nang maging available ang bakuna kontra COVID para sa mga nasa A3 category o persons with comorbidity, wala na raw tigil si Carlos sa pangungumbinsi sa kanyang ina na magpabakuna na, lalo't may iniindang hypertension. Pero ang 54 anyos niyang inang si Rosana, lagi raw nagdadahilan. Kasi may nagsasabi kasi na may side effect daw yon, kaya natakot ako. Kahit sa London na nagtatrabaho, si Carlo wala pa rin daw tigil sa kapapaliwanag sa ina na mas ligtas para sa kanyang mabakunahan. Sobrang kabado kasi like yung kapatid ko, lumalabas siya. So hindi ko naman alam kung ano yung dala niya pag uwi niya sa bahay, lalo na malayo ako sa mom ko. Pero nito lang Hunyo, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Si Nanay Rosana kasi biglang payag ng pabakuna. Sabi niya, ready na pa vaccine. Then I asked her what changed her mind and sabi niya nga napanood niya si Marian Rivera na nagpa-vaccine na siya. Sagot ko lang sa kanya, napagod pa akong mag-explain, si Marian Rivera lang pala ang sagot. Nung nakita ko na si Marian nagpa-vaccine, lumakas yung loob ko. I don't push ya. Sa tuwa at laking ginhawang naramdaman ni Carlo, itinweet pa niya ang usapan nilang mag-ina. Marami nga ang napa-comment sa kanyang post. Dahil nag-viral ang post ni Carlo, umabot ito kay Marian na napa-DM pa sa kanya. Sabi niya, ingat kami and hi to my mom. So yung mommy ko naman, kilig naman siya nung pinabasa ko sa kanya yung message ni Marian Rivera. It's really a big factor, lalo na sa mga celebrities like Marian Rivera kasi it boosts the vaccine confidence, especially in the Philippines. At sa wakas, si Nanay Rosana nakatakda ng bakunahan sa susunod na linggo. Hello, Marian Rivera. Salamat kay Marian. Naikahit na rin ako. Ang storya ni Nanay Rosana at ng kanyang anak na si Carlo, simple man at nakakaaliw, ay sumasalamin sa marami pa rin nating mga kababayang takot o may pagaling lang ang magpabakuna. Pero panay nga ang paalala di lang ng mga hinahangaan nating mga artista, kundi lalong higit ng mga eksperto sa medisina. Magpabakuna na po tayo kapag may pagkakataon na. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Pwede nang gawin online at hindi na rin kailangan ng personal appearance ang mga kukuha ng NBI clearance. Pero paglilinaw po ng NBI, para lang ito sa renewal ng mga clearance na napaso sa nakalipas ng 5 taon. Nakatutok si Salima Refran. Tuwing mag-a-apply sa trabaho, kadalasang requirement ang NBI clearance. Kahit na mahirap, kumuha pa rin kami ng NBI. Bakit, ma'am? Dahil para sa aming pag-alis. Kailangan na kailangan dahil sa pamilya. Pero kung renewal lang ng NBI clearance sa Metro Manila, pwede na itong online at wala ng personal appearance.
Bisitahin lamang ang website ng NBI, fill up pa ng form at isumite. Bayaran ito online. Kung walang problema, makakatanggap ng text na pwede na kunin ng clearance sa loob ng 24 oras. Pwedeng personal pickup o ipa-deliver sa pamamagitan ng courier service. Pero paano naman kung may hit o kapangalan? Kung mangyari po na nag-hit kayo, you have to report to the nearest NBI office for quality control interview. Pero nakakasiguro naman bang ligtas ito at walang mangyayaring identity theft? This is being continuously monitored and watched by our experts. In terms of leak or ano man yan, our firewall is very much secured, and we rest assured the public that the data provided to the NBI will be secured and safe. Pero ayon sa NBI, ang online renewal ay para lamang sa mga napasuna ang clearance sa nakalipas na 5 taon o mula 2016. Kung mas matagal pa rito, parang new application na kung saan kailangan ng inyong biometrics at litrato. Sa ngayon, sa NCR pa lang ang online renewal, pero i-expand daw ito sa buong bansa. Sanima Refra, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng hirap ng buhay ng napakarami, kabilib-bilib ang katapatan ng isang kolektor ng basura sa Pangasinan. Sa halip na ibulsa ang halos 200,000 pisong napulot niya sa basurahan, isinauli niya ito. Ang kanyang naging pabuya sa pagtutok ni Joanne Ponsoy ng GMA Regional TV Balitang Amyangan. Kung ikaw ang makapulot ng 200,000 piso sa basurahan, anong gagawin mo? Yan ang tanong na literal na hinarap ng garbage collector na si Rene Corpus ng Urdaneta City, Pangasinan. Habang naghahakot ng basura noong June 5, 2021, nagulat daw siya nang may kumalat na mga pera mula sa isang basurahang inilagay sa kanilang truck. Ang kabuuan, tumataginting na 191,000 pesos. Doon sa mga basura sa taas ng truck, nakita ko na may 500 pesos na nakakalat. Doon kasi ako sa taas ng truck. Ako ang tagabuhos ng basura. Hindi raw niya gustong kunin ang perang hindi naman niya pinaghirapan. Kaya agad niya itong isinuko sa Urdaneta City LGU. Mabilis na naibalik ang pera sa may-ari. Nagsagawa raw noon ng general cleaning ang isang establishmento na tumanggi ng mapangalanan at aksidenteng naitapon ang pera na isinilid sa isang paper bag. Ang katapatan ni Rene, labis na ipinagmamalaki ng kanyang kaanak. Ang itinuturo ko na huwag magnakaw. Pag may napulot kayo, maski ano, konti lang, alam nyo kung sino mang-ari, ibalik nyo. Mas maraming blessings pa po ang darating, ma'am, kaysa yung amount ng money na napulot niya. Tunay ngang may mas magandang kapalit ang bawat kabutihang ginawa sa kapwa. Mayroong promotion, of course, from contractual to casual. So at kaagad-agad, ma'am, nabigyan po siya status na ngayon. Mula sa GMA Regional TV Balitang Amyanan, Joanne Ponsoy, Nakatutok, 24 Oras. Ikinamangha ng mga taga Digo City sa Davao del Sur ang isang beach doon. Nagmistula kasi itong glow in the dark. Bakit kaya? Alamin natin sa pagtutok ni Jonathan Nandal. Sa gitna ng madilim na kalangitan, nagliliwanag ang mga alon sa dalampasigan. Sa malapitan, mistulan itong mga bituin sa karagatan. Ito ang nakamamanghang pasiklab ng kalikasan sa Dawis Beach sa Digo City, Davao del Sur noong Martes ng gabi. First time yun sa amin, so shocking. So, akala lang talaga namin na parang lights lang sa buwan. Hinawakan talaga namin yung dagat. Tapos parang may ano talaga yung mga algae ba yung tawag doon na nag-iilaw. Hindi naman siya makate. Ang glow in the dark na paandar na ito tinatawag na bioluminescence ayon sa UP Marine Science Institute. Dulot yan ng organismong kung tawagin ay phytoplankton. Para silang maliit microscopic na plants na nasa dagat. So marami sila tapos nag-i-emit sila ng ilaw na yun. Parang ano, sa fireflies. Supposed to be pag may kakain sa kanya, pwedeng yun yung pang-distract niya. Hindi naman daw ito delikado kapag nadikit sa ating balat. Hindi rin ito senyales ng pulusyon. Normal lang naman daw na inaago sa dalampasigan ang mga bioluminescent phytoplankton, pero bibihira ang ganon karami na nakita sa Digo City. Kasi for example, Vincent, nagbabangka kami sa dagat,
Tapos pagdaan mo, makikita mo pag dahil nadadaanan na baka. Pero hindi ganito kakapal, hindi ganito kabright. Ayon sa nag-upload ng video, hanggang kagabi, nagliliwanag pa rin ang Dawis Beach sa kulay asul na ilaw. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tianco. Ako po si Mickey Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, servisyong totoo lamang. At ay hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 Oras. We'll be right back.